Ayan mga ka-farmer, ang ating ani ngayong first time. Dito sa may basketball court lang, sa may gilid. Ilan yan? 10. Ilan to? 10. Ay, natapos din. Alauna. Ay. Ayan na mga ka-farmers, ang magandang buhay na tuloy din ng ani. Medyo matagal na panahon. Hindi ma, na-cancel po ito. At napakiusapan din natin yung katabi. Pero ayan, dapat bukas ngayon naman tuloy. Ha? Nino? Yan. Sino nag-ayos? Ako. Bakit mo inayos? Nilagay ko sa may palay. Ito kasing dulong ito. Medyo green pa talaga ito. Dahil alam ko parang hulit na ito eh. Pero yun dun sa may okay na. Tinignan na natin yan. Pasok na. Pa? Ay pa mag-umpisa. Pa yung mga tropa, magdadaga daw. Tayo naman, nakaabang kung ilan ang maaani. Pero hindi naman tayo siguro malulugi dito. Okay naman. Okay lang yan, basta wag lang malugi. Medyo mataas ang input nito eh. Tansya ko na sa mga 50 siguro. Kasi medyo mahal yung binhi eh. 10,000 po yung binhi nito eh. 60 kilos na. Long pin 2096. Tingnan natin kung ilan ang aanihin. Sabog tanim, 60 kilos ang sinabog namin. 1.4 hectare ata ito. Almost 1.5. So ayan, tingnan natin. Bina natin 1.4. Kukonfirm ko nga kay Mark kung anong sukat niya. 1.4 hectare siguro. Halos kasing sukat po ito ng farm din sa kabila eh. Ayan, ayan na yung ating harvester. Oh. Yung iba ready na din mag-araro uli. Swerte yung mga naunang mag-araro. Nakuha ng 26 pesos yung kilo ng palay. Oh. Maninaya lang. Diesel. Ayan yung yung lawin. Dito nanginginain pala. Ayun oh, mga ka-farmer oh. Dito tumatamba yung lawin. Ayun oh. Ayan na, let's get ready to rumble. Isang harvester lang, sandali lang po ito. Wala mang isang oras to, tapos na. Ay, malaki sa ako gamit nila. Laki-laki din itong lupa na to, mahaba. Maganda naman ang bunga. Bago ka na namang alaga. Bago ka na namang alaga. Kanino anak yan? Ha? Yan yung nagkasakit ate?
pa yung mga malalaking nagdaraga galing sa inuman. Ngayon wala pa. Sabi magdadaga daw na drawing. Malaki pala yung sako, maka 100 lang tayo, pwede na. Laking gamit na sako eh. Sarap lang amoy nung ano, dayami na gray na ganyan, no? Amoy anihan talaga. Oy, ayan na mga ka-farmer, hanap buhay na tayo. Pasukin na natin tong alay at tingnan natin. 60 kilos na binhi ang sinabog natin. Pagka mahina po rin yung ani, ibig sabihin pwede tayong magdagdag. At ibig sabihin manipis pa po yung ano, kasi maganda naman yung bunga eh. So pwede tayong ano na talagang kulang sa, ibig sabihin manipis yung ating palay, farmer, yung mga ano, pwede tayo magdagdag ng binhi next time. Ayan, oh. Ganda eh, maganda yung palay eh. Or pwede ding hindi tayo nakapagpasuhi ng marami. So ayan, first time pa lang naman natin talaga na maalagaan ng maayos. Tapos magandang panahon, magandang ani, magandang bunga. So ibig sabihin yung mga i-adjust natin, tinitingnan ko ng factor, pwede na po yung sa tingin ko yung ano din, yung sasabog tanim, kasi medyo mahirap eh, dahil syempre sinabog lang namin to, hindi po talaga tinanim yung tanim, kasi per hectare 20 kilos lang sa hybrid po. Ito 1. ano, nag 60 kilos na kami, na-adjust ko na eh. Pero ganun pa man, tingnan po natin. Dami oh. Puti rin naman yung ano eh. Siguro na sa mga 50 plus na rin naman, o 70 siguro. Marami-parami pa naman ang ani. O maka 100. Gusto ko lang sana ma-break yung 112 na inani namin dito sa 402. Pero yun naman po, ang sinabog namin ay anim na 240. Can you imagine? 240 kilos of binhi naman po ang isinabog naman namin noon. Inbreed naman 'yon. 112 po 'yan, mga farmer. Ating kalapati, kanino ba 'yon? Hindi na masiguro sa atin. Grupo ditong gumano na. Yan natin mamaya. May mga nagdadaga. Tinitingnan ko parang manipis o konti ang suhi. Ayan oh. Ang ano naman, ang next namin na ano, 75 na. Nagdagdag na po ako, 75 na. Pero pwede ko pa pong i-message 'yon, yung binibilhan ko, kung ano gagawin ko ng 90. Kung hindi pa po ako satisfied sa ani namin ngayon, ano. Ibig sabihin ay kulang yung binhi na sinabog namin. Mahabol pa naman tag-init eh.
Nagkakaryada na nga sila, oh. Kamadali yung mga nagkakaryada. Dati, pinapatapos muna yung ani. Bilis, ah. Mamadali yung mga nagkakaryada. Eh, dati, tapos na yung ani. Saka darating. Ngayon, nangangalahati pa. Nag-ano na sila. Nag-ahakot na. Marami. Na? Aro. No, eh tali. Medyo. Ano na ba lo kayo tali, diba? Malunos siya. Sandatan sa may dito sa may basketball court lang sa may gilid. Ilan 'yan? 10. Ilan 'to? 10. 10. Eto, 10 rin. 30 na. 30 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 44. Oh, nasa 70 na yata tayo. Nasa 70 na. Na? Yung nakasako. Ano po ito? 2096. 60 kilos lang po ang sinabog namin dito. Kasi yung kapatid po nagtanim siya doon. Ano lang, 60 isang hektarya. Tanim, hindi sabog. Makapal yun. Makapal na po yun. Tapos nagani ng 130. 130. Nakakakuya yata rin. Apat. Kasi sa Nueva Ecija po, 20 kilos nga lang eh. Isang hektarya sa tanim. Yan, hindi man ganong nagsupply. Oo nga, hindi ganong nagsupply. Okay na mga farmer, and meron na po tayong 50 na andoon sa bahay. Plus itong nakalatag pa dito. Ayan, nasa mga almost 30. So, kulang-kulang more than 70 na yung nakasako. At meron pa tayong harvest. Sana makaabot ng sigurado na yung 100 plus. So, ibibit na lang natin yung record na 112. Ang partida nito, 60 kilos lang ang sinabog laban sa 240 kilos. Pero hindi po gaano nagsuwi yung palay natin. Kaya yun, ang isa sa mga tutuunan ko ng ano, na pansin sa susunod na ano, makikipag-coordinate ako kay Tatay po kung paano namin mapapasuhi ng mas marami po yung palay. Supposed to be kasi mas marami pong ilalabas na suhi ito eh. Technique pala nun, konti lang ang tubig mo. So at least alam ko na rin naman po yung technique. Iyaano na apply na lang natin. Hopefully ay maging effective naman. Nino yan? Na? Ayan na, naka 50 na tayo. Ilan to? 10. 8. 8. 10 to. Ha? 10 yan, kuya. 8. 10! 10 yan, bab? 28. 26 pala. 26. Ha? 10. Ay. 10. Wala ka ganun ba? 10. 36. 86 na. Plus eto. 369. Oh? Sanda na yata yung nakasako ah.
ito. Daling talaga yung hybrid ah. O siyang kuya. Alam, wala pang daga. Mga mandaraga, wala pang daga. Ilan to? 11. Siyata bab? 11. Ha? 99 na. Plus yung dalawa dun, 101 na. Uy! Bawi! Sirahin niya kasing kaya, yung hybrid. Karabaya ay pamuli eh. Ipada niya, may pangmirong kaya bagay ni. Baka ako niya kasi sakit yung hybrids eh. Yamay na. Kain muna, kain muna. Marami pa yan. Baka pa ba? Ah, yun. Yung sako po nilang prinipero, 100. So, ibig sabihin naka-100 na po kami at meron pa pong ano yun ng mga... Tingin ko lalagpasan naman yung 12. So, makikita natin yung ating ano, target. Gini! Ayos. Malere! Pinapansit, kanton ko na kasi kahapon palabok eh. Para maiba naman ngayon. Ako, paano? Ihi muna ako. At ano? Sige, yan, sal! Ayun na, yung mga nagkakaryada. Ayan o. Nasaan na yung... Ito, pagod na pagod to! Na! Nasaan na yung ating mga nag-harvest? Ayan pala. Ito daw, malalaman yung iaatras ng palay. Tsaka yung recovery. Pero matimbog naman eh, no? Kaya, long pin yung hybrid. Galing eh. Pero hindi natama na ano ha? Sabi maus ko kaya kakauli ko. Maus ko kaya ka! Kauli ko! Oh, sige, maus ko kaya kakauli ko. At yung panag ka sige yung tao. 37 po. Taas na. GL, 1T. Ah, maganda na. May cover naman ng konti na. Mayroon lang na ano yan, di naman lahat natamaan sa gitna. May bisita po tayo, napadaan lang. Sila po yung naghahanap ng lupa, nahanap na daw nila. Ayun, nandun sa may Kaikabeli yata. Ayun, Ronce family. Bye-bye. Alam mo, nahulog thank yung you. Kanyang drone dun sa kondandong. Ah, nahulog. Nahulog yung kanyang drone. Ano, DJI. Oh. Sayang. Gusto nyo po. Ayan mga ka-farmer, tingnan nyo naman. Yung mga nang huhuli ng daga. So ayan, mayroon na tayong 100. Safety na yung 100 doon sa ano. Sabi ko nga may 100 lang pong kaban na matirang malinis ano? Kasi magbibigay pa po tayo dito sa mag-harvest plus yung kay Tatay Bong. So 100 lang kung ano, mabibili daw ng 2250. Ayan, nagka-presyohan na 2250. Pwede na yun. So nakuha tayo malinis na 100. Ayos na yun. Benta natin. Tapos yung the rest ay magtitira pala akong 5 kaban. Titira ako ng 5 kaban mga farmer. Pang titikman ko din lang. Medyo ang naging problema namin dito, hindi gaanong pang ayan o, tingnan nyo may green pa. Medyo na madali nga na kote. Ganun pa man, ayos lang. Talagang ganyan. Tapos hindi gaanong sumuhi mga farmer. Ayan o, tingnan nyo o. Hindi ganon sumuwi. So yan ang isa sa mga tatargetin natin sa susunod nating pagtatanim. Mapasuhi natin ng mas maganda. Yan ang mga magdaraga natin. Paglipin nga natin. Walang daga. Ayaw kasi ng hybrid ng daga eh. Oh, ako na kayo. Wala na. Ayun oh, palaka. Tugak. Wala, walang daga.
Karag atin. Karag la pa. Karag. Karag la. Baka maka 140. Sabi nga nila baka daw mag 150. Pero ako 140 lang po ang ano na. Pwede na. Masaya-masaya na ako sa 140 kasi ang sako naman po nito ay 70. Ang laki ng sako nito. Nasa 70 plus ang isang ano, isang so para na din daw kumain ng 170, mga ganun. Sana lang yan, ano. Bukas magsusunog na naman si Aa. Wala akong dagis niya. Wala kang daga eh. Dapat may daga kasi dito na lang ang natira eh, no? Dapat nandito kasi ito na lang ang may bunga. Tapos yun dun malayo na. Na? Oo, oh, ayun o, tapat daw ni Kabeli. Oh, yung mga lupa po ng mga kaibigan natin from USA. 14 hectares. Hindi ko ano eh. Itong yamo. Yan mo nga daw po daan. Wala, mahina. Mahina ang dagaan. One, ilan pa kaya yan doon? Siguro mga sabihin mo ng 10, 20, 120, mga 130. Medyo papala na ang sipon natin. Wala, walang daga. Caragers. Ay, natapos din. Alauna. Ay. Dakma. Dakma talaga ang ano. Hoy, tirahin nyo naman yung lahi nung ano. Nung... yung lahi ng daga, baka maubos, ma-extinct na, kakagaano ninyo, panghuli. Finish. Tapos din. Success pa rin naman. Success pa rin naman po. Ayan.
Ayan. Unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon syempre at maganda naman po yung ani. Parang 170 daw sa ano. Sige, talaga na lang. Dadaldal pa ako eh. So ayan, naka 141 tayo. Pero ang inyang ano ko naman kasi dito yung sako malaki. Nasa 70 po ang average yan siguro. 70 plus. So ayun. Okay na tayo. Masayang masaya na po ako. Unang-una hindi naman tayo na lugi. Ayan, kumita. So magtitira ako ng 5 sako para tikman. Tapos the rest iaano natin, ibebenta mga farmer para at least may pangpuhunan naman tayo sa susunod. Tapos may regalo din ako ibibigay kay Bebe, katas ng palay, parang remembrance na rin. Ito naman, wala nang tubig, nakabukas yata yun doon. Yan, mga farmer, pupuno ng ano natin dito, baka gabihin na daw. Yan mga farmer, ang ating ani ngayong first time nating nagtanim ng hybrid. Oh, ayan oh, na naalagaan ng maayos at talagang wala namang tama. Ayan. Masaya na ako diyan. Pero syempre, continuous pa rin yung ating pag-inquire sa mga mas marunong. Tanong-tanong at nood-nood mga farmer para at least ma-improve pa po natin yung ating harvest. Ito po ay medyo na madali namin. Sabi nga nung nag-ano pala, sabi niya, boss, kung nakapag-spray pa kayo nung pagkaani, napaka-importante pala yun, sabi niya. Yung pagkaani daw po, dapat nung kabila, yung natira na lang kami, almost a week din eh. Sabi niya, yung isang linggong yun, napaka-crucial nun. Kasi sabi niya, yung alitangya lilipat sa'yo. Ang tutusukin nun, yung mga green mo pa sa batok ng palay mo na malagatas. So kung sabi niya, nakapag-spray ka kahit paamoy lang sa mga pilapil, ay baka naka 150 ka pa. Yun po yung kanyang payo. So ayan, pero happy naman po tayo mga farmer kasi sobra-sobrang thankful na tayo dito. Unang-una, na-break natin yung 112 sa inbreed na 402. Ayan. At ito 60 kilos lang ang sinabog natin. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.